Bago tayo magsimula mga kaninuno, i-welcome muna natin ang mga bagong members na nakakuha ng kanilang kaninuno badge. Shout out para kay Yokono Bigako, Erilyn Asuela, Queen Jason Jason, Rita Enriquez, Dio Boyo. Maraming maraming salamat mga kaninuno. Paki-PM na lang ako sa aking FB account para maisama ko kayo sa ating group chat. James San Juan po ang pangalan ko sa FB. Or mag-message na lang po kayo sa ating FB page. Makikita nyo po yung link sa description box. Para naman sa mga gustong magpa-member, click nyo lang po yung join button sa tabi ng subscribe. Yun lamang mga kaninuno. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Marie. Taong 2019, Paranaque City. Magandang araw po ni Nuno, pati na din sa ating mga kaninuno. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan patungkol sa mundo ng kababalaghan. Isa akong bagong mag-aaral sa senior high school. Medyo kabado pa ako kasi ito ang unang beses kong pagpasok sa bagong eskwelahan. Maraming tanong ang pumapasok sa aking isipan. Kagaya ng, ano kayang klase ng ugali ang classmate ang makakasalamuha ko? Anong klaseng guru kaya ang magtuturo sa akin? Ang buong akala ko, sa mga bagay na yun ako kakabahan. Pero hindi. Masaya pala ang pakiramdam kapag nag-aaral ka na sa ganitong level. Mabuti na lang din, magaling yung teacher namin sa personality development. Nakaka-enjoy yung style niya kasi talagang kailangan naming makipag-interact at mag-focus sa bawat activity na pinapagawa niya. Maging ang iba pang mga guro, nakaka-enjoy din. Lahat sila mababait at talagang dedicated sa pagtuturo. Hanggang sa lumipas pa ang maraming araw, unti-unti na akong napapalapit sa mga kasamahan ko sa eskwela. At syempre, unti-unti na rin dumadami ang kailangang gawin sa araw-araw. Assignments, projects, readings na kailangang ipasa sa mga guru namin. At syempre, hindi maiiwasan yung mga pagpunta sa bahay ng kaklase para tapusin yung mga gawaing pang-eskwela. Hindi naman sa pagmamalinis pero minsan, kahit hindi naman talaga aabutin ang hanggang gabi, inaabot pa rin. Gawa ng masaya kasi talaga kapag naroon na kayo sa bahay ng kaklase nyo. Iba't ibang trip ang pwedeng gawin. Narian pa nga yung combo ng pansit canton saka soft drinks. Narian din yung division ng trabaho. Merong bibili ng pansit canton, merong magluluto, merong maghuhugas ng plato, at merong maglilinis ng pinagkainang lugar. Unti-unti na akong nag-e-enjoy sa bago kong buhay. Hanggang sa dumating ang isang araw na talagang nagmarka sa puso't isipan ko hanggang sa ngayon. Isang gabi, nang pumunta kami sa bahay ng classmate kong babae para tapusin yung gagawin naming case study, dalawa lang kaming magkagrupo. Habang nasa biyahe pa lang, medyo iba na ang pakiramdam ko. Nga pala ni Nuno, meron din kasi kaming lahing manggagamot. Pero sa malayong side na yon,
sa lolo ko pa. Kaya pakiramdam ko, merong nananalaytay na dugong manggagamot sa amin. Maya-maya pa, nakarating na kami sa bahay nila at gumawa na ng case study. Medyo dumidilim na yung paligid. At dahil sa pagod, nagutom kaming dalawa ng classmate ko. Nagpaalam muna siya na magluluto sa baba at maiiwan lang ako sa kwarto niya. Tinuloy ko pa rin yung ginagawa naming case study. Gusto ko na kasi talagang matapos yun eh. Hanggang sa unti-unti akong nakakarinig na para bang merong bumubukas na pintuan. Alam niyo yung tunog ng lumang gamit? Yung nakakatakot na tunog? Ganong-ganon ang naririnig ko. Nilibot ko naman ang tingin yung buong paligid pero wala naman akong nakita doon. Unti-unting nagbabago yung pakiramdam ko. Parang lumalamig yung buong kapaligiran. At ramdam ko na merong nagmamasid sa akin. Hindi ko lang alam kung nasan yon. Bigla akong napatingin sa bandang kanan ko. Nagulat ako kasi nakabukas na yung pinto ng kabinet. Ayan na naman yung nakakatakot na tunog. Habang unti-unting sumasara yung pintuan ng kabinet. Sa hindi ko malamang dahilan, lumapit ako doon at bumuwelong bubuksan ito. Ang nasaksihan ko doon, wala naman. Puro damit lang ang nakita ko. Kaagad naman akong umupo sa kama matapos noon. Sobra kasi akong kinabahan eh. Hanggang sa bigla ko na lang hindi maigalaw yung katawan ko. At sa gilid ng aking mga mata, meron akong nakikitang buhok doon. At nararamdaman ko din na merong humihinga sa tabi ko. Maya-maya pa, pagkatingin ko sa salamin, saksing buhay ako dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na merong matandang babae sa tabi ko. Buhaghag ang buhok nito. Nakasuot ng kulay itim. Pulang-pula ang mga mata. At galit na galit itong nakatitig sa akin. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Mabuti na lang, bigla kong naigalaw yung katawan ko. Patakbo akong lumabas ng pintuan. Sumakto naman na nasa lubong ko yung kaklase ko. Kagad niyang tinanong kung anong nangyari sa akin. Pero minabuti kong hindi na lang sabihin yon. Baka kasi kung anong isipin niya sa akin. At ayaw ko rin siyang matakot sa mismong bahay nila. Ilang oras pa ang lumipas. Kailangan ko nang umuwi sa bahay namin. Madilim na ng mga oras na ito. Alas 9 ng gabi. Paulit-ulit bumabalik sa utak ko yung itsura ng matandang babae na yon. Ang pinakakinakatakot ko naman, bago ako makauwi ng bahay, meron akong daraanan na isang mahabang bakanting lote. Walang mga bahay doon at bihira lang din ang taong dumadaan. Sinubukan ko na lang mag-isip ng iba't ibang bagay nang makarating ako sa lugar na iyon. Paulit-ulit kong pinapasok sa utak ko yung case study na ginawa namin at kung paano ito ere-report bukas. Naging effective naman kahit papano. Hanggang sa napatigil na lang ako nang biglang merong humila ng buhok ko. Mabilis kong tinignan kung sino yon. Pero pagkaharap ko sa likod, wala namang tao. Isang mahabang madilim na daan lang ang nakita ko. Kaagad na akong tumakbo sa bahay nang dahil sa takot.
Sumakto naman, naroon na ang tatay ko. Kwento ko sa kanya ang lahat ng pangyayari. Pinakalma naman ako nito. Pinakain muna at pinaupo sa sala. Habang chinecheck ko naman yung phone ko, napasulyap ako sa screen ng pintuan namin. Pero laking gulat ko, naroon na naman yung matanda. Sinundan ako sa bahay namin. At kahit merong screen, kitang-kita ko pa din yung pagkabuhaghag ng buhok niya, pati na rin yung namumula niyang mga mata. Napaiyak ako sa nakita ko. Paulit-ulit kong sinasabi yon kay Papa. Pero wala naman siyang nakikita doon. Mas mabuti na lang daw na umakyat na lang ako at magpahinga na. Baka nasobrahan lang daw sa dami ng inaral. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Pagpasok ko pa lang ng kwarto, iba na ang pakiramdam. Hindi ito simpleng lamig lang. Lamig ito na pakiramdam mo na merong elemento na nasa paligid. Pinakikiramdaman ko lang yung buong kwarto ko. Ayan na naman. Parang merong nagmamasid sa akin. Ramdam kong merong nakatingin. Minabuti ko munang maligo bago tuluyang humiga sa kama. Baka nga kasi tama yung tatay ko. Nagawa lang ito ng pagod. Habang naliligo naman ako, sa bawat pagdaloy ng gripo, parang may naririnig akong sumasabay doon. Parang merong nagahaming na nagpapatulog ng bata. Nararamdaman ko din na merong humihimas sa bandang ulo ko. Na tila ba pinapatulog talaga ako? Unti-unting nangingilid yung luha ko sa mga mata. Ayokong tignan kung anong meron sa likod ko. Nagmadali na lang ako sa pagligo. Pero pagpatay ko ng gripo, rinig na rinig ko yung sobrang tunog na naiwan. Boses ito ng isang matanda. Kaagad na akong tumakbo pabalik sa kwarto. Para na akong nababaliw. Pakiramdam ko, merong sumunod sa akin. Bigla na namang lumamig yung buong kapaligiran. Halos nanginginig na ako sa lamig nun. Kaya kaagad na akong pumunta ng cabinet para kumuha ng damit. Pero pagkabukas na pagkabukas ko nun, ang humarap sa akin ay yung mukha mismo ng matanda. Pulang-pula ang mga mata at buhaghag ang buhok. Dahan-dahan niyang nilalapit yung mukha niya sa akin. At paulit-ulit din bumubuka yung bibig niya. Nagsasalita ito nang hindi ko maintindihang mga bagay. Halos magtapat na yung ilong namin ng matandang ito. At sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang akong nagkaroon ng puwersa at naisara ko yung kabinet. Dali-dali akong bumaba sa tatay ko habang umiiyak. Sigaw ako ng sigaw ng tulong at naroon yung matanda sa kwarto ko. Yung tatay ko naman, galit na tumakbo sa itaas. Pero pagkarating niya doon, bigla na lang siyang tumahimik. Wala akong narinig sa itaas. Ilang minuto din ang tinagal nun. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nagsisisigaw. Pinapaalis niya yung espiritu doon sa kwarto ko at sinabing huwag niyang gambalain ang bahay na ito. Pagkababa niya naman, ang kwento niya, pagpasok niya daw sa loob ng kwarto, ibang-iba yung pakiramdam. Kaya napatahimik siya ng panandalian. Ramdam niya kasi na hindi lang siya yung naroon sa loob. Nilakasan niya na lang daw yung loob niya
Kasi sa oras na maramdaman ng elemento na natatakot ka sa kanila, hinding-hindi na ito aalis ng bahay ninyo. Kaya sinigawan niya ito paulit-ulit hanggang magbago yung aura ng kwarto at naging normal uli ang temperatura. Matapos naman noon ni Nuno, nagpasama na ako sa dalawa kong kapatid para matulog sa kwarto ko. Wala naman akong naramdamang kakaiba matapos noon. Payapa na rin ang buong kapaligiran. Matapos naman ang araw na iyon, hindi ko na uling nakita pa yung matandang babae. Pero nagpatuloy pa rin yung pagpaparamdam niya. Lalong-lalo na kapag nag-iisa ko. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pagsunod niya. Hindi ko rin alam kung anong dahilan ng pagpapakita niya. At hindi ko din alam ang dahilan kung bakit sa akin pa siya nagpakita. Pero ang alam ko lang sa sarili ko na palagi pa rin nandyan sa paligid yung matandang babae na nakita ko sa cabinet. Una mga kaninuno, gusto kong magpasalamat uli sa mga nanood ng live ko kagabi. Sobrang solid ng kwentuhan. Sana yung iba makanood din ng live natin sa susunod. Magbibigay na lang ako ng announcement kung kailan uli ito mangyayari. Pero, balik tayo sa kwento. Bagay na pwede nating matutunan dito. Una, yung huwag kang magpapakita ng kahit anong takot sa mga elemento. Tama yon. Malaking bagay talaga na huwag kayong magpapasindak sa mga elemento. Lalong-lalo na kapag nasa tahanan ninyo. Lagi niyong tatandaan na kayo ang nagmamay-ari ng lugar. Kaya hindi pwede na magpapatalo kayo sa kahit anong elemento. Pero minsan, may limits din dapat ang katapangan. Lalong-lalo na kung alam nyo sa sarili ninyo na engkanto, mangkukulam, mambabarang, at lalong-lalo na pag-aswang ang makakalaban ninyo. Kahit anong tapang nyo doon, kung wala naman talaga kayong mga pangontra, nako, mapaglalaroan lang kayo ng mga elemento na yon. At ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa inyo, baka maging sanhi pa ito ng inyong kamatayan. Kaya mas mabuti, kumonsulta sa eksperto. Ang opinyon ko naman doon sa babaeng matanda na nakikita niya, magandang balikan natin yung mga points na, una, galit kasi yung matanda nang makita niya sa salamin. Matapos nun, hinihila yung buhok niya hanggang sa nakita niya sa screen. Tapos yung nangyari sa CR, na inahawakan yung ulo niya at parang pinapatulog. Sa palagay ko, itong ating kaninuno, merong kamuka nakapamilya ng matandang yon. Kaya naman sinundan na siya hanggang sa bahay. Marami na rin kasi akong naririnig na ganong istorya. Kapag kamukha ng kapamilya ng multo, madalas sinusundan nila ito. Pwedeng isang punto yon. Or pwede rin naman, meron siyang nagalaw. Yung sinara niya yung pintuan ng cabinet doon sa bahay ng kaibigan niya. Maaring merong natamaan or naipit na kung anumang bagay. Kaya naman siya sinundan at hindi na tinitigilan ng matanda. Pero mas malakas ang kutob ko na merong nakitang koneksyon yung matanda sa kanya. Kaya patuloy pa rin siyang pinararamdaman at sinusundan. Kayo ba mga kaninuno? Ano sa palagay ninyo ang nangyari sa kwento na ito? Share nyo naman sa ating comment section. Maligaya kaming babasahin yan. Yun lamang.
Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat. Muli, welcome sa ating mga kaninuno na nakakuha ng kanilang kaninuno badge. Maraming maraming salamat po. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming maraming salamat sa mga comments na ito.